Yo, what's up mga ka-review? Gagawa tayo ngayon ng isang video vlog about iPhone 8 with Mi ID. Bypass po siya with signal, no? Ito pong procedure na to is hindi free. It's paid server based, no, mga ka-review. So tara, samahan niyo ako at gawin na natin 'to. So tara mga ka-review, simulan na natin i-jailbreak ang iPhone 8 Plus using MacBook and TechRain 12.5.3. At ito gagawin natin para masimulan na natin yung iPhone. Ang gagawin natin dyan is pagbukas po ng TechRain, click lang natin yung start and magre-recover yung unit. After recovery ng unit, pupusit po natin yung DFT mode. Start ng unit, logo, so pindutin lang natin yung up, down, power. Dapat nakapitaw si ano, si down pa. And then, kaya mamatay bitin. So yun, error. Then ulitin po natin. Volume up, volume down. Second try po, dito po kailangan po natin ng patient. Hindi po natin kailangan magmadali mga kalibig. Dahil hirap talaga umabot yung ating pagdi-DFT mode dun sa counting ng check ring. Yan, kailangan lang natin ng another try. Same procedure lang po yan. Ulit-ulit lang po hanggang sa makuha natin yung DFT mode ng unit. So another try, bali pang third try na po ito. Pag nakita nyo pong nag-recovery, saka natin simulan yung ating volume out. Running na po yung ating check-in. And ayan na po, lumabas po ang exploit ng unit. Nakita nyo po sa screen ng iPhone 8 ay nag-exploit. Ayan. So, ibig sabihin po, pinapasok na yung program ni jailbreaking kay iPhone 8. So, done. And after nyan, meron tayong Nina, SIM checker. Wala po tayong ibang gagawin kundi i-check natin kung supported po yung unit with signal or hindi. Kasi may mga unit po na hindi talaga pag na-bypass, hindi na o-open light. So, hindi siya nagkakaroon ng signal. So, kailangan ma-check natin siya before natin masalang doon sa pang-bypass natin, mga ka-review. Lalabas po dyan kung supported or not supported yung with signal yun. And then second click, ayan na po yung lalabas kung ano yung, kung saan siya mga naka
based na career, then okay lang po natin. At yun nga mga ka-review, yung gagamitin natin dyan is itong EMC activator ni ID. DSM po yan, DSM. Hindi. Cut natin din eh. Activate lang natin. So, yung operation na to para lang to dun sa cellphone na may Mi ID ng mga ka-review, and pwede rin yung GSM. So, ayan mga ka-review. Ayan. So, nagawa na natin siya. So, successful na yung ating bypass. So, okay na natin to. Ayan mga ka-review, okay na siya. Punta daw. Okay. So ayan mga ka-review, natapos na natin yung bypass ng unit dito sa iPhone 8 Plus. Ang problema niya, iCloud, then okay na siya, magagamit na siya as new. May Mi ID po ito mga ka-review. So hanggang dito na lang yung aking video, back to my outro. At yun nga mga ka-review, no, nasaksihan natin yung nagawa natin yung pag-bypass nitong iCloud na ito sa iPhone 8 Plus. So naway may natutunan kayo, at yung procedure na to hindi libre ito po ay nagkakaroon ng bayad dahil server based po ito. And sa mga gustong magpa-bypass, contact my FB page, nandiyan po sa this video description. And don't forget to subscribe and click notification bell. Peace out.